Isang pinagpalang araw po mga kapatid. Kamusta po kayo? Kamusta po ang bawat isa? Nawa sa kabila po ng nararanasan natin na pandemic ngayon, kung saan ang ating mga isipan ay maaaring ma-occupy ng iba't ibang mga bagay. Katulad na lamang ng mga tanong na kung kailan matatapos ang ganitong sitwasyon natin o ano yung mga pag-iingat na dapat gawin kung sakaling lalabas na ng bahay para hindi mahawa sa mga sasakit na ito. Samahan pa po minsan ng mga nakakalungkot na balita tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan. Sa madaling salita mga kapatid, sa panong ito, napakaraming mga bagay na pwedeng umoccupy sa ating mga isipan. Pero nawa po mga kapatid, sa kabila ng mga bagay na ito, ay higit po sana nating pagtuunan yung ating personal na relasyon sa ating Panginoon, yung ating spiritual na pamumuhay. Dahil sa kabila po ng mga nangyayaring ito, sinabi naman po ng ating Panginoon sa kanyang salita sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 17, na ang lahat ng mga mabuti at ganap na kaloob ay mula sa Diyos, mula sa Ama na may likha ng mga tanglaw sa kalimitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot man ng unting dilim ng dahil sa pagbabago. Sa mga talatang pong ito, sinasabi ng ating Panginoon na siya ay nagdudulot ng mga mabubuti at ganap na bagay sa kanyang mga anak. Na sa kabila po ng tingin natin na hindi magandang nangyayari sa ating paligid, ay alam natin na may mga magagandang bagay na naganap po. Diba mga kapatid? Halimbawa na lamang po nito ay yung pagkakaroon po natin ng live streaming kung saan mas na-utilize po natin ngayon yung ating Facebook page para higit na makapagbahagi sa mga taong hindi natin nare-reach out dati. Sa akin naman po, sa aking personal na experience ay yung mga mahal ko po sa buhay, nakasama ko po sa aming tahanan, na ngunit dati ay hindi ko po nakasama sa pagsamba, ay nakapakinig po ng online streaming natin, at sa ngayon po ay consistent na po sila na nakikinig. Ngayon din mga kapatid, yung mga yung dati na iniisip ko na magkakaroon kami ng small group sa aming tahanan, ay naisakatuparan po namin ngayon dahil higit na nagkaroon po ako ng panahon para sa bagay na ito. So nakita natin mga kapatid na ito ay lahat ay kaloob ng ating Panginoon, na sa tingin natin na ito ay hindi maganda, ganun pa man ay may naidulot itong magandang bagay. At isa pa po mga kapatid, yung sinabi dun sa talata na ang Panginoon natin ay hindi nagbabago o nagdudulot man ng kaunting dilim ng dahil sa pagbabago. Marami na pong nagbago, no? Sabi nga nila, new normal na paraan ng pamumuhay. Sige, may pagbabago. Pero ang isang bagay na hindi nagbabago ay ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung ano man po yung sitwasyon natin ngayon, kung ano man po yung nararanasan natin, iba't iba po tayo ng kalagayan sa panahon na ito, at iba-iba po ng ating pananaw at kung paano po natin kinaharap ang pandemic na ito. Ganun pa man, lagi po nating alalahanin na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Lagi siyang nagdudulot ng mga mabubuting bagay sa kanyang mga anak, dahil siya ay Diyos na mabuti at tunay na nagmamahal sa kanyang mga anak. At yun ang isang bagay na hindi nagbabago. Kaya minsan pa mga kapatid, sa Diyos po ang kapurihan at pasasalamat. Patuloy na sa kanya lamang po tayo masa. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat.